Magandang araw na naman pong muli sa inyong lahat mga ka-vlog, boss, idol, regular viewer, silent viewer at kasama na rin po ang lahat ng mga OFW. Ang gagawin ko po ngayon ay maglilinis po ako ng easy compressor switch. Bali itong easy compressor switch po ay hindi po kasi nag-activate. So yung mga nagdaang video po ay ang tinutukan ko po yung electrical wiring po sa labas at na-confirm ko po ay wala po yung problema doon. So nasabi ko na rin po na ang problema ay nandito po sa easy compressor switch kasi itong air conditioning system po nito ay hindi gumagana yung easy compressor at saka easy condenser fan motor. So nandito po yung pinaka switch niya, ito po. So katulad po ng sinabi ko, yung problema po ay nandito dito. So ito po yung pinaka-suspected ko noon, mga nagdaang video. So ito po siya. So ang gagawin ko po ngayon ay i-confirm ko po kung mayroon po siyang power supply na nag-input dito. At saka kung mayroon po bang nag-output. So confirm po natin. Ito pong metal po na to, ito po yung capillary tube po, ito po yung nagsisense po ng lamig ng output po ng hangin na galing po dito sa evaporator. So madidetect po niya kung gaano po kalamig yung nag-output air na hangin. Ito po siya. So kapag na-detect po niya malamig na ay i-cut off po niya itong switch na to. I-open niya yung circuit dito. Yan. So lumalabas po, mag-automatic siya. Depende po sa setting ng temperature rating dito po. Sa setting. So kung malamig po, alimbawa 18 degrees Celsius up to 32 degrees Celsius. So kung sa ilalagay po natin alimbawa sa 25 degrees Celsius yung room temperature nito, ay pagdating po ng 24 degrees Celsius po ay mag-open circuit po yung power supply dito. So ikakatop niya po yung AC compressor at pag uminit na naman po ay mabubuhay po ulit yung AC compressor. So ito po yung function ng capillary tube na to na nakatutok po dito sa evaporator. Yan. So chichikin po natin isa-isa. Switch on po natin. So kung napapansin niyo po ay nagkakaroon po ng power supply dito sa output at gumagana po yung nasa labas. Umuugong po siya yung condenser fan motor. Tayin natin.
turtle shell. Patayin natin ulit. So, ang nakita ko po dito ay loss connection po ang nangyari dito. So kung napapansin po natin ay itong dalawang terminal po na to ay hindi magandang pagkakabit. Maluwag po siya. So kaya siguro po ay hindi siya nakakatawid yung kuryente doon sa kabila. Dahil dito pa lang po ay may problema na naglo-loss connection po siya. So ang ginawa ko po ay inipitan ko po siya, bali inano ko ng plies, inipit ko ng konti, tsaka nilinis po natin ng contact cleaner. Ito po, para yung metal to metal po ay maganda yung kapit. At ito naman po ay dapat maibalik po siya sa evaporator, kasi ito po yung didetect po ng lamig kung gaano na po kalamig yung aircon. So pag masyadong malamig na ay ikakat off po niya para hindi tuloy-tuloy yung compressor na gumagana. Depende po sa setting, sa temperature setting. So itatry po natin. On natin yung fan. I-on natin to. So, ayan po. Magana na po yung compressor. Tsaka fan.
Madilim lang po siya pero gumagana na po siya. Ayan. Paganahin po natin ang actual yung aircon bago natin isalpak to. So ayan po, malamig siya. Check po natin yung compressor at saka yung fan na operation ng condenser. Nagmo-moist na po, ibig sabihin gumana na po siya. So confirm po yung problema ay dito po sa AC compressor switch sa terminal. So nagkaroon po ng loose connection dito po sa green, itong green na to. Kasi itong green po na to, ito po yung papunta ng AC compressor at saka AC condenser fan motor. Itong green na to. So itong input naman po, itong brown naman po, ito yung power supply na supply. At mag-output po papuntang evaporator at condenser fan motor. So yun po ang nagkaroon ng problema. So, ang ginawa lang po natin ay kinompress po natin yung terminal female at saka nagano po tayo nag contact cleaner para mas maganda po yung kapit ng metal to metal. At ito naman po sana, may reserba po sana ako kung sakaling sira po yung switch na yon. So, okay naman po pala yung switch na yon. At naglo-loss connection lang.
So ganun lang po yung problema nito at nag-loss connection lang po at nalinis na po natin. At na-testing na po na rin po natin ay gumagana na siya. So hindi ko na po ipapakita sa inyo yung pagkabit po ng mga cover nito at pagbalik ng position po dahil napakahabang video po to. So hanggang dito na lang po ang video kong ito. At please like, subscribe na lang po and hit notification bell para sa susunod ng mga video. God bless all po.